Hi Aries! Welcome back po dito sa aking channel. So ngayon, tignan natin kung ano yung mensahe sa'yo ni Universe. Ano po ang mensahe natin for Aries ngayong araw, Spirit Guide? So weekend na naman, kamusta ba? Madami ba kayong ginawa nitong mga nakaraang araw, nitong weekdays? So magpahinga naman po kayo Aries. Tignan natin, ano po yung mensahe natin for Aries, Spirit Guide? Mayroon tayo ditong I do good. So maybe you also feel good about yourself, Aries. Ayan. You do good and you feel good ngayong araw. Tignan natin, huwag kayong masyadong mag-isip ng mga negativities. Blessings po for Aries, Spirit Guide ngayong araw. Ano po yung blessings natin for Aries ngayong araw, Spirit Guide? Tignan natin, Aries. A blessing of the air. So, maaaring meron po kayong matanggap na mensahe. O yung iba nga sa inyo kasi, you do good, you feel good, and ito. Ano ba? Parang, alam mo yun, fresh yung inyong isipan. Para bang may mga, ano, parang fresh yung mga nangyayari sa inyo ngayong araw or yung mga mangyayari sa inyong araw ngayong araw. Number 2 and number 45. A blessing to shield and safeguard you. So pinoprotektahan ka ni Universe ng iyong mga ancestors para sa mga bagay na hindi nararapat sa buhay mo ngayon. So maaring may mga kunwari may pupuntahan ka, hindi siya natuloy ngayong araw kasi pinoprotektahan ka ni Universe. Okay, so that is divine intervention. So maaaring may magme-mensahe sa'yo, tapos sasabihin niya, ah, pasensya na, hindi pala tayo matutuloy ngayon, o hindi tayo matutuloy tomorrow, kasi ganito, ganyan. Okay, so intindihin mo na lang and mag-focus ka sa sarili mo. If ever man merong hindi matutuloy na usapan dito or napagkikita ngayong araw, Aries, tignan natin pagdating naman sa iyong career, kamusta po pagdating sa career ni Aries? Kasi hindi naman lahat, day off today. Madami pa din po ang nagtatrabaho. Tignan natin pagdating po. Two of Rods. So yung iba sa inyo medyo tinatamad kayong pumasok. Nagdadalawang isip kayo dito, papasok pa kaya ako? Pag hindi pumasok yung kasamahan ko sa trabaho, absent na lang din ako. Yung iba sa inyo ganyan. Tignan natin. Meron kang hinihintay dito pagdating sa trabaho mo. Maaring email ito. So, sabi siguro ng kasamahan mo or ng boss mo, i-email ko na lang sa'yo yung trabaho. I-email ko na lang sa'yo yung file. Tapos, sa bahay mo na lang siya gawin. Yung iba sa inyo. Two of Cups. And Six of Swords. So, meron nga talaga kayo. Yung iba sa inyo, papasok pa rin kayo ng trabaho ngayon. Kasi, nakakommit na po kayo. So, kahit na tinatamad kayo, papasok pa rin kayo sa trabaho. Ah, kasi double pay, no? Tama ba? Oh. Kasi alam ko, dineclare na ito na ano, na national holiday. Ngayong araw, yung iba sa inyo, kahit tinatamad kayo, papasok kayo. Tignan natin. Spirit Guide. Pagdating po sa kaperahan ni Aries. Ano po ang kaperahan ni Aries? Meron tayo ditong The Chariot. So yung iba po sa inyo, ayan, medyo maiiwas kayo sa paggastos. Or maaaring kinokontrol nyo kasi yung inyong kaperahan. Pero iba sa inyo, maaaring may pupuntahan talaga kayo ngayong araw. Tapos may ititreat kayo dito. Pwedeng mga kaibigan nyo, pwede rin na family member nyo ito. Or yung family mo mismo, ang ititreat mo. Aries, ayan, mukhang may lakad kayo today. Yung iba naman po sa inyo, makipagkita kayo sa kaibigan nyo. Or pwede rin sa boyfriend nyo or sa girlfriend nyo. Pwede rin na may date kayo ng asawa mo. Yun yung pagkakagastos sa inyo ngayong araw. Yan, more on about sa pagkain at saka sa pamamasyal. Tignan naman natin pagdating sa iyong love life. Pagdating naman po sa love life ni Aries, Spirit Guide, kamusta po ngayong araw? Pagdating po sa love life, meron tayo ditong The Emperor and The Lovers. So ayan, yung iba po sa inyo, Aries, you feel good about this relationship. Yung iba po sa inyo, this could be, pwedeng asawa nyo na to. Ayan, nagkakaintindihan kayo ng asawa mo, give and take kayo dito sa relationship nyo. O kaya naman, mag, ano na to, pag
magne-next level na itong relationship nyo. Mag-i-improve pa to lalo. Yan yung nakikita ko dito. And very responsible po yung person mo. Or maybe kayong dalawa, very responsible kayo pagdating dito sa inyong relationship. Kung hindi naman, ayan, mas magkakaroon kayo ng intindihan ng person mo. So this relationship is guided by the angels. Tignan mo, may nakabantay sa inyo dito. Maring meron kang spirit guide, minabantayan ka dito. Pinoprotektahan ka niya. So, kung tinanggap to ng spirit guide mo, alam mo yung welcome siya. Ibig sabihin, Aries, itong taong to ay pure yung intention niya sa'yo. Actually, nakikita ko nga dito na gusto ka nang mapangasawa ng taong to. So, talagang parang sa next level na papunta. Parang todo na to. Yung relationship nyo. Ganon. Meron tayo ditong cassette. Kaya lang ikaw, siguro meron kang pangamba, yung iba po sa inyo, kasi meron kayo dito, siguro meron kayo mga sa past nyo na hindi pa talaga siya naaayos. So, kung magpapasok po kayo dito sa isang relationship, kung ayan, para mas maging maayos siya, mas maganda, if maayos nyo din talaga yung mga past nyo. Maklose nyo yung chapter na yun ng life nyo. Huwag nyo yung takasan, harapin nyo. Okay, so yun lang po yung mensahe sa'yo. Ngayong araw, maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye, Aries! Hi, Leo! Ito naman po yung mensahe mo for today. So, tingnan po natin ano ito. Meron tayo ditong I do the best I can. So, gagawin mo lahat, Leo, para dito sa araw na ito. Maaring nakafocus ka sa mga ginagawa mo ngayon. Ayan o, I do the best I can. So, binibigay mo yung 100% mo sa lahat ng ginagawa mo. Pinaplano mo muna itong mabuti. And, yes. Ayan o. Alam mo yung saludo sa'yo yung mga, ano mo, yung mga kasamahan mo sa trabaho. Wala silang masabi sa'yo pagdating sa trabaho mo. Or sa kung ano man itong ginagawa mo. Tignan natin. Ano po yung blessings na paparating kay Leo, spirit guide, ngayong araw? Ano po yung blessings? A blessing to bring clarity. Ayan. So, may kalinawan dito. Maaring may matutuklasan ka. May revelation sa'yo ngayong araw. So, ihanda mo yung puso mo. Ihanda mo yung isipan mo. Medyo mabigat-bigat din itong matutuklasan mo ngayong araw. Or mabibigyan ng linaw pagdating sa iyong life. Number 35. Ayan. Your lucky number. Tignan po natin pagdating sa iyong career. Mayroon tayo ditong Knight of Pentacles. So, very stable po ng iyong trabaho. Yung iba sa inyo, double pay ba ngayon? Kasi, di ba, national holiday ngayong araw. Mayroon tayo ditong The Star. So, nakikita ko talaga dito, binibigay mo yung 100% mo. Hindi ka nagmamadali sa trabaho mo. I mean, hindi ka nagmamadali para lang matapos siya. Nagmamadali ka para may iba ka pang magawa. Ayan o, oh, di ba? Very focused ka dito. Talagang pinapanindigan mo kung ano ba yung trabaho mo. Kunwari, ang trabaho mo is sabihin natin na, ayan ako, hindi ko na alam, sige. Kung ano lang yung trabaho nyo, talagang ginagampanan nyo siyang mabuti. Leo. Tignan naman natin yung iyong kaperahan. Tignan naman po natin yung kaperahan ni Leo ngayong araw, spirit guide. So, very focused kay sa trabaho. Mamaya na ang chika, tipong ganyan. Page of Swords, pagdating naman po dito sa trabaho. So, meron kayo nakakausap pagdating sa usapang pera. Maaring meron kayong mga natatanggap na business deals, business opportunity, or work career. So, mukhang may nag-o-offer po sa inyo. Tama, may nag-o-offer nga sa inyo dito. Maaring kaibigan mo to, maaring colleagues mo. Uy, tara, mag-apply tayo dun sa isang company na yon. Maganda dun. Tara, apply tayo pa ibang bansa. Oh, may nag-iaya sa'yo dito, Leo. So, tingnan naman natin yung love life mo. Love life naman po ni Leo, spirit guide. Kamusta po ngayong araw? Meron tayo ditong Six of Pentacles. So, yung iba po sa inyo, maaring lalabas kayo with your family, with your kids. Ayan, kasama yung mga bata. Kung meron na po kayong anak, tingnan natin. O, diba? Meron talagang pag-travel dito. So, pagdating naman po sa inyong mag-asawa, kung meron na po kayong asawa, is nare-reciprocate yung love na binibigay nyo sa isa't isa. And also, ayan o, nakatuon kayo sa future ng inyong kids or sa future nyo ng person mo. So, maganda ito. Meron kayong plano, ibig sabihin, ganon. Ayan o, make memory. So, yung iba nga po sa inyo, may pupuntahan kayo today, pwedeng magda-date kayo ng person mo.
So, enjoy nyo lang yung araw na ito. Ayan, yung iba sa inyo, umaga kayo umalis, gabi na kayo makaka-uwi. So, mag-ingat po kayo kasi hindi natin alam kung ano bang nasa lansangan. Diba? Ang dami nawawala ngayon, lalo dito sa ano, sa may lugar namin. So, ingat-ingat po kayo. Huwag kayo masyadong magpapagabi. And make sure na kung magpapagabi man po kayo is mag-text kayo, magpaalam kayo dun sa mga naiwan nyo sa bahay. So, yan lang po yung mensahe sa'yo. Leo, maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day. Hi, Sagittarius. Ito naman po yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate. And pasensya na po kayo if may naririnig man kayong maingay. Alam niyo naman po, lagi may tumatahol dito. I advance through my own abilities. So, yan. Nakikita ko dito is tiwalang tiwala ka sa sarili mo ngayon. Alam mo yung mga ginagawa mo. Kung hindi mo man alam yung mga ginagawa mo, pinag-aaralan mo siya. So, yung mga trabaho mo, pinag-aaralan mo. Talaga siyang mabuti, Sagittarius. Hindi mo ilalagay yung sarili mo sa alanganin. Okay, or sinasabi sa'yo dito ngayong araw, huwag mong ilagay sa alanganin yung iyong sarili. Kung hindi mo talaga alam yung ginagawa mo o yung gagawin mo, sabihin mo, humingi ka ng tulong. So, tignan natin kung anong blessings yung paparating sa'yo for today. Ano pong blessings ang paparating kay Sagittarius ngayong araw, Spirit Guide? Mayroon tayo ditong a blessing on a homecoming, number 44. So, yung iba po sa inyo, mayroong uuwi dito. Yung iba sa inyo, mapapaaga lang yung uwi nyo. So, yan. Baka po yung iba ay nagpaplano talaga kayong umuwi. Pwedeng dito sa Pinas, pwedeng sa province nyo. Ayan. Tignan natin. So, yung iba may magbabakasyon dito, ganyan. Career. Meron tayo ditong 9 of swords. Ayan, yung iba sa inyo po yat. Meron yata kayong inayos na kung ano man pagdating dito sa trabaho nyo. Okay, sobra kayong nai-stress dito. Pero kinakaya nyo naman po at kakayanin nyo naman talaga. Sabi ko nga, kung meron kayong hindi alam, hindi kayo maintindihan dito sa trabaho nyo, baka kasi bagong trabaho to, alam mo yun, hindi nyo pa siya gamay, so manghingi po kayo ng tulong dun sa nakakaalam talaga. Wala pong masama yun, walang masama dun na magtatanong ka. Kahit sabihin natin na akala nila alam mo na, akala lang nila yun alam, na, alam mo na, pero paano kung hindi mo naman pala alam, diba? So, para mabilis din yung paggawa mo ng trabaho at hindi na uulitin, itanong mo na lang po kung paano ba gawin. Huwag kang mahiya na magtanong. Tignan natin pagdating naman sa iyong finances. Pagdating po sa finances ni Sagittarius ngayong araw, Spirit Guide, kamusta naman po? Pagdating po sa finances ni Sagittarius ngayong araw, meron tayo ditong King of Swords. So, nagiging maingat ka dito pagdating sa iyong mga gastusin or pagdating sa iyong kaperahan. So, meron ka din pong ini-improve dito. Tignan nyo, napaka-talas nung tingin nyo dito. Yung iba po sa inyo, pwedeng merong maniningil sa inyo ngayon kung meron kayong utang o kaya naman kayo itong maniningil. Para bang hindi kayo papayag dito na maagrabyado kayo pagdating sa inyong finances. Okay, so wag din po kayong pabigla-bigla ng desisyon pagdating dito sa inyong kaperahan. Yun, kunwari may bibilin kayo out of your emotions, bibilin nyo yung isang bagay na yun. Wag, pag-isipan nyo mabuti, Sagittarius. Kasi baka mamaya, nagustuhan nyo lang yan, nakyutan lang kayo sa isang bagay na yun, tas itatambak nyo lang pala sa bahay nyo. So, oo, wag naman sana kayong umabot sa ganun na napakadami nyo ng mga tambak sa bahay. So, yung iba po sa inyo, baka ngayong araw ay kailangan nyo maglinis ng bahay para umaliwalas talaga yung tahanan nyo. Kasi meron din tayo ditong a blessing on a homecoming. So, yung iba sa inyo, maaaring kayo yung naglilinis kasi may uuwi sa inyo na family member. Tignan po natin pagdating naman sa iyong love life. Pagdating po sa love life, meron tayo ditong the hanged man. So, yung iba sa inyo, still single pa rin kayo. Meron dito, nasa isang relasyon nga pero hindi naman masaya. Parang napipilitan lang po yung iba sa inyo dito. The High Priestess, and meron tayo ditong Queen of Cups. Tignan natin. So, kayo, madami kayong sinasaalang-alang dito. Self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. So, yung iba nga po sa inyo, hindi na kayo masaya dito sa relationship nyo. O kaya naman, nafe-feel nyo na ikaw na lang lagi yung nag-i-effort dito sa person mo. Ikaw lang yung nagmamahal sa kanya. So, mas maganda pa, kausapin mo na lang siya and tanongin mo kung ano ba yung nararamdaman niya pagdating dito sa relationship nyo. Kasi napakadami mo nang nalalaman dito, pero hindi mo siya kinukumpronta.
ang dami mo nang sabihin natin, ayos, ang taas ng intuition mo, heightened yung intuition mo, o kaya meron kang gut feeling na may maling ginagawa yung person mo, pero hindi mo naman siya makompronta kasi sobrang mahal mo nga siya. Ayaw mo din na magkasira kayo, kaya lang nahihirapan ka dito kasi may pagka-narcissist talaga yung person mo. Parang lahat ng bagay sinisisi niya sa'yo. Some of you are emotionally abused po kayo. Kaya parang medyo nahihirapan kayong bitawan itong person nyo. Matalino kayo pero nanghihina kayo pagdating sa taong to. So yan lang po, Sagittarius. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and enjoy the rest of your day.